ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Kapernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila ang parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaki na inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi maikakahon ang Diyos. Madalas tayo makatagpo ng mga taong kabilang sa iba't ibang denominasasyong Kristiyano. Madalas natin silang makitang may hawak na Biblia at nangangaral kung saan saan at kahit sa loob ng mga pampaserong bus. Biblia lang ang dapat paniwalaan ang kanilang sigaw. Lahat ng nasusulat sa Biblia ay dapat sundin at gawin. Madalas nilang binabatikos ang paggamit nating mga Katoliko sa mga ribulto sa ating paggunita sa mga karakter na may mahalagang papel sa ating pananampalataya. Lagi nilang tinatanong, nasusulat ba yun sa Biblia? Dahil para sa kanila, kapag hindi nasusulat sa Biblia ang isang tradisyon o katuroan, hindi ito totoo at hindi tama. Hindi kailanman maikakahon si Jesus sa kasulatan. Ito ang nais ipabatid ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Para sa mga eskriba at mga Hudyo, may kita ang presensya ng Diyos sa isang tao kung sinusunod niya ang bawat letrang nasusulat sa banal na kasulatan. Kung tutuusin, may kakayahan si Jesus na baguhin ang nasusulat tungkol sa Diyos sapagkat siya ang anak ng Diyos. Nagmula siya sa Diyos at iisa siya at ang kanyang ama. Ang demonyong sumapi sa isang lalaki na mismo ang nagpatotoo nito. "Aniya, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya sa makatuwid, kusang dumadaloy ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, bunga ng matalik na relasyon natin sa Kanya. Kung hindi ito nakikita sa ating buhay, isa itong kataksilan sa ating tunay na pinagmulan, ang Diyos. Masasabi natin sa ating sarili, mas mabuti pa nga ang masamang espiritu kilala si Jesus bilang anak ng Diyos. Paano ba natin may kilala at mapapalalim ang ating pananampalataya kay Jesus? Una, matuto tayong tagpuin at kausapin siya sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, maglaan tayo ng panahong magbasa ng banal na kasulatan. Pangatlo, matuto tayong makinig at sumunod sa katuroan at tradisyon ng simbahang Katolika. Sapagkat ang simbahan ang katawan ni Kristo na patuloy na nagtuturo sa atin ng mga makalangit na aral at nagkakaloob ng mga makalangit na pagpapala. Panghuli, tagpuin nawa natin si Jesus sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Sapagkat si Jesus na mismo ang nagsabi, "Ano man ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito na mga kapatid ko, sa akin niyo ginagawa." Tunay ngang hindi natin maikakahon ang Diyos sa kasulatan lamang. Sinabi ni San Ignacio ng Loyola, matatagpuan natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Huwag nawa nating hayaang maging letra at salitang naisulat na lamang ang mga turo at gawa ni Jesus. Gayunpaman mahalaga ang mga naisusulat upang lubos natin siyang makilala nang sa gayon mapalawak ang ating pangunawa sa kalooban ng Diyos. Kung maisa sa buhay natin ang mga ito, masasabi natin sa ating mga sarili, tunay nga si Jesus ang salitang buhay at nagkatawang tao.